Bueno, mga kaibigan, itong 184 daw na mga ika nga, eh, siguradong ito ay may kapalit. Alam naman ninyo sa politika, eh hindi ka namang gagawa ng hakbang, lalo na magkakaroon ka ng kagalit nang hindi mo naman pagkakakitaan. Gagawa lang ng kaaway ang mga yan kung sila po ay makikinabang, siyempre, di ba? Oh, yun namang, kwan ho, yung katulad ng ginagawa ni Cayetano, lahat gagawin, di ba? Para ika nga siyang laging magtagumpay, manipulator yan eh. Ha? Minamanipula niya yung sitwasyon. Kamukhang kamukha yan nung nasa House of Cards. Baka yun ang napanood ni Alan Peter Cayetano na ginagaya niya, yung congressman. Naging vice president, naging presidente. E di ba sinasabi rin natin yan? Na posibleng para hindi masunod ang constitutional succession, mga kaibigan, tsak na mag-iisip din yan si Cayetano. Basahin mo lang yung line of thinking niya, ganyan eh, mga kaibigan eh. So ngayon, pagkatapos po na pag-aharap nila sa Malacañang sa harapan ni Presidente Duterte at napagpasyahan na naman na isalin ang kapangyarihan ng speakership dito kay Lord Alan Velasco. Abay, pagkatapos ho nun, sino maniniwala na yung ginawa ni Cayetano walang backing ng Malacañang, mga kaibigan. Hindi ho gagawin niya yan at ng mga congressman na bumoto para tumanggi raw na mag-resign si Cayetano, mga kaibigan, gagawin ba yan ng mga yan kung walang go signal sa Malacañang? Yan po, kasi unang-una, yung sabi nga sa inyo, yung pakikialam ng Malacañang sa liderato ng kung sino mamumuno ng House of Representatives, abay malinaw yun. Ha? Hindi na ho partido pinag-uusapan dito eh. Pinag-uusapan na rito ay speakership. Ngayon, ano sabi ho? Ito raw mga mambabatas bumoto para tutulan yung resignation nitong si Alan Caldero Cayetano, mga kaibigan, bilang speaker ng House of Party List Representatives. Ha? Ngayon, bakit ho siya nag-resign? Ha? Hindi naman ho yun ang susundin, hindi ba? Hindi naman yun yung napagkasunduan. Dahil sa simula't sa pool, ang kasunduan dyan, merong hatian sa liderato. Abay, mantakin ninyo, paglabas ng Malacañang, iba na po ang nangyari, mga kaibigan. Dito, paniwala ng iba, pati yung mga dating sumusuporta kay Velasco, mga kaibigan, napabago ng isip at kumampi kay Cayetano. Bakit? Ginagawa lang ng congressman yung pag may kapalit eh. Mga kaibigan eh. Pag kami gaila na pork barrel, mga kaibigan, o kaya cash, di ba? Katulad sa panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo, tuwing magkakaroon ng aberya, patatawag sa Malacañang ang mga congressman. Paglabas, may daladalang supot. Ang lamang kwarta, mga kaibigan. Ang buto, isipin mo, bakit siya nag-offer ng resignation? Hindi ka naman kailangan mag-resign. Wala ka naman pagre-resignan. Ha? Sapagkat, alinsunod sa kasunduan ninyo, kayong mga bugok, nagkasundo kayong mga walang honor, ha? Mga walang palabra de honor, mga kaibigan, sipin mo, nag-usap-usap kayo,
nagkasundo-sundo kayo na maghahati kayo sa termino. So paano ka magre-resign? Ha? Magre-resign ka bilang speaker? Eh tinanggap mo na ron sa usapan ninyo sa Malacañang na isasali na yung pwesto. Hindi ba? Ngayon pagtalikod, sasabihin mo magre-resign. Ginamit niya yung salitang resignation. Wala naman nun eh. Mga kaibigan eh. Di ba? Irerelinquish mo. Yun ang dapat na mangyari. Eh hindi mo ginawa yun eh. Ang ginawa mo, nagmaniobra ka ng politika. Di ba? Ng katarantaduhan. Oh, minanipula mo. Kunyari, nagre-resign. Mga, saka magre-resign. Eh tapos na. Yung nagre-resign, yung may termino pa. Wala ka ng termino eh. Di ba? Kumbaga, tinuldo ka na yun dun sa pag-uusap ninyo. Eh, lumalabas, kunyari yung pag-uusap. At alam yun ni Presidente Duterte. Dahil kung hindi alam, lalabas na tinarantado siya. Di ba? Eh, tinarantado ako eh. Oh, mga kaibigan. Tapos sasabihin niya yun ang Malacañang, abay, wag tayo sumali dyan. Pwede ba wag tayo sumali dyan? Eh, buko na eh. Kaya sasabihin, wag tayo sumali dyan para isipin na wala siyang kinalaman doon sa saksakan sa likod. Saksakan sa likod dyan eh. Ano pa tawag nyo dyan? Di ba traiduran yan? Oh, kunyari ito, nag-usap, Malacañang. Oh, dalawa. Ah, ganun ba? Oh, sige, salin mo na rito. Kay Velasco, alinsunod sa kasunduan, bababa ka na. Oh, kasyo, ayaw daw pumayag ni Velasco na hanggang Disyembre. Sabi ni Cayetano, eh ba't Disyembre? Hindi naman Disyembre ang kwan eh. Ang kasunduan eh. Ang kasunduan hanggang katapusan ng Setyembre. Yun ang kasunduan. Tapos ang gusto raw ni Velasco, October 14, ayaw daw ng Disyembre. Ang gusto raw ni Cayetano, Disyembre sana. Bakit mo gagawin Disyembre? Di ba? Ba't ka naglalatag ng ibang kondisyon? Eh, hindi naman yun yung kondisyon. Ha? Pwede ba yun sa kontrata? Ah, mga kaibigan, dito, masawol pa kayo sa may kontrata. Kasi public official kayo. Lalo ka na, Caldero. Sapagkat, ang importante sa isang public official, yung palabra de honor. Yung word of honor. Mga kaibigan, wala ka noon, matagal na. Alam namin yun. Dati, magnanakaw si Gloria sa'yo, di ba? Eh ngayon eh, lintik ang paggalang mo kay Gloria ngayon eh. Di ba? Abay, kung palakasan lang, mas malakas sa'yo si Gloria kay Digong nyo, di ba? Kesa sa'yo. Oh, mga kaibigan, di ba? Kaya mabait ka na dun sa dating magnanakaw, di ba? Oh, sabi ko sa inyo eh. Ngayon, eto, minaniobra niya yan. Hindi mo naman kailangan mag-resign eh. Ang kailangan mo, i-relinquish. Ano yung i-relinquish? Isalin mo. Di ba? Ito na, kumbaga sa military, yung change of command, di ba? Magpapalit na ng liderato, halimbawa, oh, gagawin mo, bigay mo yung bandera, di ba? Yung bandila, oh, bigay mo rin sa isa. Ha? Eh, mga kaibigan, dito, hindi. Nagdrama, gumawa ng script. Ha? Talagang nakaplano na yan. Kasi wala siyang planong bumaba. Ang pinagplanuhan niya, papanong mamaniobrahin. Kapag ka i-imbok na o kaya darating na yung oras, yung sandali na kailangan na niya lisanin yung pwesto niya. Mga kaibigan, alinsunod sa kasunduan nila. Sila-sila gumawa niyan. Tapos sila-sila nagtatarantaduhan. Walang preno kung bumatikos.
malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Maniniwala pa ako kung nag-resign ka bilang congressman. Di ba? Ito namang si Juan, alam nyo malaking pagkakamali ni Velasco. Naniwala. Di ba? Eh ilang araw na natin sinasabi walang palabra de honor yung mga yan. Di ba? Oh, mga kaibigan, ang problemang nangyari kay Velasco, naging problema niya, naniwala. Ha? Mga kaibigan. At ang dapat na naging stand niya dyan bilang para matupad yung gentleman's agreement, mga kaibigan. Eh dapat eh, nagsalita na siya kagad sa umpisa pa lang. Di ba? Na ako ay kikilala lamang sa word of honor ni Presidente Duterte. Di ba? Dahil siya saksi dyan, pumayag siya dyan, hindi naman supposed to be dapat ganyan ang proseso. Di ba? At sana sinabi niya na ako ay hindi magiging katulad ni Alan Caldero Cayetano kung ako ang mauupong speaker. Dapat inumpisahan niya sa media, ganun eh. Kita mo ngayon, puro ang nagsasalita si Cayetano. Nasa bulsa yata ni Cayetano yung mga media, mga kaibigan eh. Oh, eh bakit si Velasco walang espasyo? Ha? Oh, mga kaibigan, merong kapra-kapreso. Mga kaibigan, di ba? Oh? Puro si ano, monopolize ni Cayetano. Dapat, yun ang ginawa mo. May inakan tumunog eh. Pero palagay ko, natunugan ni Velasco eh. Kaya, kung totoo yung sinasabi na si Velasco nangangako na ng chairmanship, hindi mo naman dapat gawin yun eh. Kasi, ang papel nyo ngayon, dyan sa Kongreso, hindi na kayo hiwalay na sangay ng pamahalaan. Dahil kayo, unang-una nga, yung pag-uusap nung simula pa lang, ha? Nung 2019, mga kaibigan, nung nakaraan taon, immediately after na mag-assume sila ng kanilang posisyon sa Kongreso, eh, pinag-usapan nyo na yun eh. Mahina ka sa strategy, di ba? Kasi, hindi mo alam ang estilo ni Cayetano nung eleksyon. Minumura niyan lagi si Bongbong Marcos kahit na sila ay parehong nasa barko ni Digong nyo. Hindi ba? Bakit ginagawa ni Cayetano yung pati ito? Ha? Kasi gusto niya siya lang ang malakas. Mga kaibigan, para maisulong niya yung kanyang pansariling agenda sa politika. Kasi basura na ito eh, kung tutusin ninyo eh. Di ba talo yan, Vice President? Di ba? Oh, wala na. Dilawan yan, lumipat, mga kaibigan, nagpanggap, di ba? Oh, nung dati, galit kay Gloria, mga kaibigan, dahil para lumakas naman siya sa Dilawan, di ba? Oh, nung palubog na barko ni Gloria makapaglaro yun noon. Oh, panoorin nyo yung House of Cards sa Netflix, dun sa mga mini-Netflix. Makikita ninyo, yung bida ron, eh, yan ang trabaho, yung ginagawa ni Cayetano. Sabi ko nga sa inyo, kung may natutuwa, na nag-aaway yung kampo ni Robredo tsaka ni Marcos, mga kaibigan, si Cayetano yun. Ha? Kasi, magkakaroon siya ng opportunity. Di ba? Alam naman ninyo, hindi lang nila magawa ngayon yan dahil wala na silang troll eh.
Diba? Kaya gusto, ipasaran na raw yung Facebook dito sa Pilipinas, mga kaibigan. Di pasaran nyo. Sino malulugi dyan? Diba? This, to disadvantage yan ng administrasyon. At saka ng mga walang yung politiko na bumaboy sa Facebook. Yan yung sinasabi ko nung una. Ang Facebook, dapat, eh, kwan, wag natin babuyin. Diba? Eh, ito'y pagkakataon na ito para maraming bagay tayong pwedeng magamit o maraming bagay ang pwede mong tamasahin sa paggamit ng Facebook. Bakit mo sisirain yan? Eh wala, pera lang sila, kapangyarihan lang sila. Binaboy nila, ginamita nila ng mga troll. Sila nagbabayad. Oh, sasabihin ba ni Presidente Duterte yan kung ano? Eh pag-amin na yun eh. Na ginagamit niya talaga yung mga troll para sila lang ang lumabas na mabuti at pasamain ang lahat ng mga hindi naniniwala sa kanila. Oh. Eh, ang kamalian ni Velasco, dapat bago pa lang ha, nung natunogan niya sana na wala itong intensyon na bitawan yung pwesto doon si Cayetano, dapat ang ginawa niya, nagsalita siya sa media na pag natapos ang termino at ako na ang papalit na speaker, pinangangako ko sa inyo, hindi ko gagawing rubber stamp ang aking sarili, hindi ako magiging prostitute. Kung sinabi mo yon, ano mapapala mo? Sigurado rin hindi ka mapapaupo eh. Di ba? Sigurado rin eh. Gawin mo man at hindi yon, hindi ka rin pauupuin. So dapat inunahan mo na. Di ba? Para nakakuha ka ng simpatsya. Oh. Kaya kahit ano ngayon ang gawin nila, pag binalasubas ka, wala nang maniniwala sa paliwanag nila. Yun ang dapat mong ginawa. Sana kung ang magsasalita, kamukha ko lahat. Di ba? Mga kaibigan. Eh, hindi. Ang gagawin sa'yo, tignan mo. Wala ka na sa media. Ang nagsasalita lang si Cayetano. Ikaw, hindi. Di ba? Hindi mo napansin. Oh, yun ang malaking pagkakamali mo. Sayang. Kasi kung yun ang sinabi mo na hindi tayo magpapagamit, ha? Sisiguraduhin natin, o lalo na yung pork barrel, di ba? Eh wala, eh wala talagang may balak sa inyo na bitiwan yung pork barrel, di ba? Oh, talagang ang gusto ng mga ito, ipagpatuloy yung naideklara na ng Korte Suprema na labag sa batas. Ipinagpapatuloy pa rin. Ito'y sa kabila na itong kanilang sinasakyang administrasyon, mga kaibigan, ito nagsasabi, galit daw sa corruption. Eh yung palang, dapat di ka na naniwala eh. Di ba? Sabi ko sa inyo, walang palabra de honor yan eh. Oh. Kaya si Presidente Duterte, mga gagong politiko na lang ang naniniwala dyan, paano? Nakikinabang. Mga kaibigan. Pero yung United Nations, ibang mga bansa, hindi maniniwalaan yan. Kasi hindi naman utak-dapya yung mga yun eh. Unang-una, wala naman kasi silang pakinabang sa pork barrel eh. Di ba? Hindi naman sila mabibigyan ng pork barrel eh. So hindi nila mabibilog ang ulo niyan. Di ba? Oh, mga kaibigan. Puro expose yan sa international relations, mga kaibigan. United Nations. Sino mabibilog mo ulo ron? Lalo ka lang magiging panganib. Pinakikita mo na lalo kang magiging panganib dun sa pagbago ng statement. Kunyari, laban daw siya sa ginagawa ng inchik dito ng China, sino maniniwala sa iyo doon? Eh iba yung nangyayari sa Pilipinas.
Sa Pilipinas, maraming pogo. Illegal, ah. Sugal na negosyo, ah. Ang daming inchik dito. Oh. At saka ang mga sundalo natin, siya pa nagsasabi, huwag kayong pupunta riyan. Pabayan niyo yan. Katumbas na ang ibig sabi, huwag niyo ipagtanggol yung bansa. Ha? Wala kayong mapapala dyan. Dito, meron kayong mapapala sa akin. O, bigyan yan. Yan, mga kaibigan. Ayan po eh. Panay, alam niyo ngayon, ang uso dito, ang pinakamalaking industriya ngayon, eh yung katraiduran sa bansa at sa mamamayan. Yan ang pinakamalaking ano, institutionalized na ngayon. Ini-institutionalize ang kataksilan, ginagawang hanap buhay at negosyo ang kataksilan sa bansa at sa mamamayan. Ano ba mapapala namin dyan sa pag-aaway nyo sa speakership? Wala. Pero hindi nyo kami malilin lang na yan ay para maipantakip na naman doon sa mga issue na hindi masagot ng gobyerno. Corruption, yung invasion ng China, ah, yung pagtataksil sa bansa natin, yan ang mga importanteng issue. Yung pandemya na wala namang ginagawa para tugunan, mga kaibigan, kundi magantay ng bakuna. Eh, ibig mo sabihin eh, hanggang di naiimbento ang bakuna, walang presidente. Ha? Kasi ang alam namin, ang presidente, may ginagawang iba yan, di ba? Katulad sa Japan, katulad sa Amerika, katulad sa Europa, sa Australia, Canada, lahat yung mga leader dyan may ginagawa. Hindi nakatago, hindi yung magsasalita para sabihin lang yung MECQ, GCQ. Ha? Mga kaibigan. Hindi. Yung si Abe nga nun, pumupunta pa sa mga ospital eh. Di ba? Dinadalaw yung mga, tinitignan ang kalagayan ng mga tao. At gumagawa ng mga programa para hindi bumagsak ang kabuhayan ng mga mamamayan nila, maalagaan ang kanilang mga mamamayan, kapakanan ng mga mamamayan. Ha? Bigay ng iba't ibang eh dito eh ninanakaw pa. Ha? Wala, ang daming hindi natulungan dito, kaya ngayon ha, papansinin ninyo. Maraming magnanakaw na ngayon. Tsumetsempo lang 'yan. Ha? At dadami yan. Kasi walang ginagawa. Ang iniisip kasi sa ibang bansa, paano natin, anong programa ang gagawin natin para yung mga posibleng ma-dislocate sa hanap buhay dito, matulungan. Wala eh. Wala man tayong ganun eh. Di ba? Ang daming sinasabi ni Rockway, ni Mantika Rockway, na galing daw sa bibig ni presidente. Eh ba't di siya magsalita? Di ba? Ngayon, yung explanation, yun ang papel ni Roque. Pero nakita nyo bang nagsalita yan? Kung hindi MECQ? Tapos, magre-retoric dun sa video niya, kung ano pagsasabi. Facebook, akala niya, utang na loob ng mundo sa kanya. Ha? Kung ba't siya pinanganak sa mundo. Yun ang tingin ni Presidente sa sarili niya. Utang na loob ng mundo sa kanya. Ang pagkasilang niya dito sa mundo. Mga kaibigan. Sipin mo ko, sabi, kundi yan niya kayo makakatulong eh. Minumura pa eh. Kundi yan niya kayo makakatulong, sara na natin. Bakit? Inimbento ba Facebook para tumulong sa'yo? Sino ka ba? Di ba? Isipin mo yan. Ano nung pinagsasabi? Walang kabuluhan, mga kaibigan. At saka parang ano, parang yung away ko ano eh. Napakababang uri ng pakikisagot niya. Eh, yun lang nagpapa
ano na eh, yun na ibig na sabihin ni eh, inaamin na niya na sila ay gumagamit ng mga walang hiya para babuyin yung social media. Sipin mo, sana kung kayo lang nagbabasa niyan tsaka yung kalaban niyo eh. Lahat ba nang nagbabasa ng gumagamit ng Facebook eh, kakampi nyo, kung di nyo kakampi, kalaban nyo? Ganun lang ba yon? Ba hindi. Yung Facebook, para sa lahat yan eh. Kayo bumaboy niyan eh. Yung mga alaga ninyong troll eh, na pinagkakagastosan at binabayaran ninyo. Diba? O, mga kaibigan, inaamin ninyo eh. O, bakit ka nagre-react doon sa Facebook? Bakit sasabihin ninyo eh? Kwan, bakit mo susumbatan? Ano ba utang na loob sa'yo ng Facebook? Ha? Obligasyon ba ng Facebook na konsintihin ang katarantaduhan pinagagawa ng mga troll? Ha? Diyan sa Facebook? Mga kaibigan, binaboy nila. Pinababa ang uri, ginamit sa kawalang yan. Eh, ang ganda-ganda niya, sipin mo. May Facebook ah. Ha? Lahat ng gusto mo makausap, dyan mo makakausap eh. Di ba? Oh, dyan mo sila makikita eh, mga kaibigan eh. Oh, hindi ba nagtutulay yan para sa magandang magandang pakikitungo, ha? Nakikita mo yung mga dati mong kakilala. Sipin mo, pasukan ninyo ng politika, ganyan. Di ba? Pambababoy. At saka mga kwan, ang mga ginagawa, fake news talaga. Ginamit sa fake news. Kaya magtatayo sila ngayon, Facebook. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Style ni Cayetano, bulok. Bulok na bulok, mga kaibigan. Bulok na bugok pa. Ito, sabi, yung kanyang mga ginagamit na dahilan para huwag makaupo yung kalaban niya. Tinuring niyang kalaban yun. Hindi ba magkasama kayo kay Presidente Duterte? Ba't mo kakalabanin yung kasama mo? Ano ibig mo sabihin nun? Nagpa-power play ka. Di ba? Oh. Nagpa-power tripping ka. Di ba? Ngayon, doon sa mga ginagamit niyang laban sa kanyang kalaban, eh, doon niya ngayon isinasakay yung paglolipap kay Presidente Duterte. Ito sabi, oh, I will not be a party to letting the president down. Hindi raw siya magiging kabahagi na maipahiya ang Pangulo. So I'm offering my resignation. Sipin mo, nag-offer ka ng resignation, doon ba sa kasunduan ang sabi magre-resign ka? Hindi naman eh. Di ba? Kikilalanin mo, i-honor mo yung napagkasunduan. Eh palibasa nga, ako, paniwala ako, I am entitled to my own opinion. Eh pinasakay nila sa balat ng mani si Velasco, mga kaibigan, niloko nila ni Presidente Duterte. Mga kaibigan, para maging makatotohanan, eh pinayagang mangyari yan. Bakit papayagang mangyari yan? Di ba? At bakit bigla sasama lahat yung mga congressman sa ganun? Eh, alam na alam, nag-uusap sila. Di ba?
Asa pahayagan lahat yan. Tapos gumawa ng gano'n. Wala namang reason for resignation eh. Ano point doon? Ha? Eh di ba ang dahilan ng pag-uusap nyo, yung para kilalanin, igalang, yung kasunduan? Asa na resignation doon? Ha? Mga kaibigan, wala naman eh. Oh, hindi ba? Hindi affect ako ha. Sa panig ni Velasco, eh walang mangyayari na dyan eh. Kasi nga, mali ang ginawa niyang naniwala siya eh. Ha? Umasa, naniwala, siguro, baka pati yung anak ni Presidente Duterte kasama sa pinaglaruan sila eh. Di ba? Pinaglaruan si Velasco eh. Oh, mga kaibigan. Ang nagmanipula lahat niya si Juan Cayetano. Oh. With imprimatur yan ni Presidente Duterte. Kawawang kawawa ang labas ni Velasco diyan. Paano? Hindi rin siya marunong ng Juan. Eh kasi yun ang mahirap eh. Pag dumidepende lang kayo eh. Sa presidente ng Pilipinas eh. Kay digong nyo. Di ba? Doon kayo nakabalatay lahat, nakasabit kayo lahat doon eh. Wala naman kayo, hindi naman kayo naglilingkod palibasa sa bansa. Pero kung ikaw naglilingkod ka sa bansa, bago pa dumating yung petsa na yon, ano sasabihin mo? Well, kung dadating na yung oras na ako na ang susunod dahil doon sa kasunduan na pinayagan ni Presidente Duterte. Hindi nila masabing ganun eh. Di ba? Hindi nila masabi. Eh, hindi ko papayagan na pakialaman ng co-equal branch of the government ang legislatura, ang kamara na bahagi ng legislation, ng legislative branch. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi-hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumabit man yaong wakas? Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit man yaong wakas? Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na